The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and your joy might be complete. This is my commandment, love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he may give you. This is, I command you, love one another." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. When God created man, the apex of his creation before he rested, he created a woman from the rib of the man. Because God said, it is not good for a man to be alone. It doesn't mean man cannot be happy alone. Man is capable of being happy alone. Pag tinanong niyo yung mga lalaki, yung mga mister niyo, kung inyong napapansin, kaya nilang mabuhay sa wala. Kaya nilang mabuhay sa wala. Pag tinanong mo, anong ginagawa mo? Wala. Anong iniisip mo? Wala. Saan ka pupunta? Wala. Ano tinitingnan mo? Wala. Lahat wala. Kaya nilang mabuhay ng wala ka. Parang gusto nilang sabihin, wala kang pakialam. Di ba? Yan ang mga lalaki. Pero nung likhain ng Diyos ang babae, hindi dahil gusto niyang pasayahin ang lalaki, kundi maintindihan mo ng paglikha ng Diyos ng babae mula sa tadyang ng lalaki ay upang magkaroon ng isang ina. Magkaroon ng isang ina. It is not good for a man to be alone. Hindi niya sinabi, it is not good for a man because he cannot be happy alone. Without women, there can be no mothers. You have to accept that. Without a woman, there will be no mothers. There are men who feel they are women, but they cannot become mothers. Wala sila mga matres. Magandang pagtunan ng pansin yun. Why it is important to have a mother? First, because humanity cannot survive without a mother. No generation will come after the other without a mother. Kasi nanay lang ang nanganganak. Pero sabi nga nila, kung palitan daw ang panganganak ng Mr. at Mrs., baka isa lang ang palaging anak.
kasi ayaw ni Mister manganak. Ikalawa, without mothers, incarnation will not be made possible. Hindi pwedeng magkatawang tao ang Diyos kung walang nanay. Because for God to be human, He has to be born of a woman. Ang pagkatawang tao ng Diyos ay kailangang dumaan sa sinapupunan ng isang ina. Mahalagang mahalaga yon. Mahalagang mahalaga yon. Ikatlo. Ikatlo. Mahalagang maintindihan mo ng pagiging ina, ang pagiging ina ay isa sa pinakamalaking bokasyon. Meron kang pari, meron kang doktor, meron kang madre, meron kang asawa dahil meron silang nanay. Kaya hindi pwedeng hindi mo mamahalin ang iyong mother-in-law. Kasi kung wala kang mother-in-law, wala kang magiging asawa. Hindi pwede yun. You have to love your mother-in-law. You can never love your wife without loving your mother-in-law. Mahalaga yun. Ang mga nanay, ang sabi nga, nilikha ng Diyos para ano? May mag-alaga sa mga special child. Kasi nanay lang at talagang hindi kayang iwanan ang anak. Minsan nakikinig ako sa TV na mayroong mag-asawa, iniwan ng mister ang kanyang misis dahil napag-alaman niya ng kanilang anak ay special child. Napakalungkot nun. Iniwan mo ang iyong misis dahil ang anak mo ay special child? Well, pwedeng palitan ng asawa, pero hindi pwedeng palitan ng nanay. A special child. Yan ang nag-aalaga. Yan lang ang pwedeng magtiyaga. Kaya marami din mga misis ngayon, at ngayon lang nila na-realize sa tinagal-tagal ng panahon na ang kanilang mga asawa, special child. Hindi pala pwedeng mabuhay ng walang misis. Hindi nag-iisip, hindi nagtatrabaho, hilata ng hilata, kailangan may tagapagluto, kailangan may tagapaglaba, mga special child ang napangasawa nila, no? Kaya, misis ka na, nanay ka pa ng mister mo. Mga minamahal na mga kapatid, ang pinakasinungaling na tao sa mundong ito ay nanay din. Bakit? Nanay lang naman nagsasabing kahit gutom at alam niyang kulang ang kakainin ng mga anak, ano sasabihin niya? Busog ako, sa inyo na yan. Nanay lang hindi nagsasabing pagod ako. Ma, baka pagod ka na. Hindi, kaya ko yan. Ma, matulog ka. Sige, matulog ka na. Ako na magbabantay. Nanay ang mga sinungaling, no? At sabi nga, kahit ganong kalaki ang kasalanan ng anak, nanay pa rin ang magtatanggol sa mga anak na ito. And yet, we have failed to acknowledge the role of our mothers in our life. We take them for granted. We take them for granted. Mga minamahal na mga kapatid, the least we can do to our mothers is to love them, respect them, assure them when they grow old. What is the most reassuring words every aging mother wants to hear? Yung sasabihin ng anak, Ma, huwag kang mag-aalala. Hindi ka namin pababayaan. That's the most reassuring words a mother would love to hear.
Walang nanay na nagreklamong nagpalaki ng 5, 6, 7, 8 anak. Walang nanay. Itinaguyod yan. Ang malungkot na kwento, yung 5, 6, 7 na anak, nang tumanda ang kanilang ina, walang gustong mag-alaga. Walang nanay na nagreklamo tungkol sa mga anak. Pero bakit mga anak, sa dami-dami, walang gustong mag-alaga sa iisang ina? Yun ang magandang tanong. Yun ang magandang tanong. Nagreklamo ba ang nanay? Sabi nung anak, nung kanilang ina ay may sakit, 7 anak, sabi nung anak niya, Ma, bakit ba ang dami mong ginawang anak? Bakit ang dami? Simple lang ang sagot ng nanay, kanino niyo ako gustong tumigil? Kanino? Sa pangatlo? Sa pang-apat? Sabi ng bulso, ay di hindi ako lumabas. O ano nire-reklamo mo? Diba? Mga minamahal na mga kapatid, pagkamisan ang mga ina walang karera sa buhay, kaya walang naipon. Umaasa lamang sa pagtataguyod ng kanilang mga anak na kung saan ito ang iniluluha ng maraming ina sapagkat ang unang napabayaan ay ang sarili nilang ina. I thank the mother of all my friends because without their mothers, I have no friends. Many times I have said this, when you celebrate birthdays, it should be an act of thanksgiving to your mother. Why? Kung wala kang nanay, wala kang birthday. Kung wala kang nanay, wala kang birthday. Kaya huwag mo kakalimutan yun. Doon sa mga mister, sa mga mister na nakiapin, huwag mo itong kakalimutan. Dalawang bagay. Unang-una, every time you commit adultery, you commit sin twice. The sin against your wife and the sin against the mother of your children. That's a double sin. Hindi lang yung ikaw ay nakiapin. You commit sin twice. You have been unfaithful to your wife and unfaithful to the mother of your children. That's why husband has to love their wife doubly, being his wife and being the mother of his children. Anong palagi ko sinasabi sa mga kalalakihan? Anong palagi ko sinasabi? Never make a woman a mother if you cannot make her your wife. Huwag na huwag mong gagawing ina ang isang babae na hindi mo pwedeng tawaging asawa. Yun ang malungkot na kwento. Sapagkat hindi lahat ng asawa naging ina. Pero ang mas malungkot na kwento, may mga naging ina na hindi naging asawa. My dear friends, my brothers and sisters, you can never be a friend of God if you cannot befriend your own mother. Obey my commandments. Ano sabi doon? In one of the most important commandments after God is to honor and love your parents. Your mother. Your mother. Kaya nga po, wag na wag natin itong kakalimutan. Ano man ang saya, tagumpay, magsabi ka, yan ay dahil binigyan ka ng buhay ng Diyos
sa pamamagitan ng iyong ina. Walang perpektong nanay. Bakit? Wala namang perpektong anak. Huwag kang maghahanap ng perpektong nanay kung hindi mo kayang harapin ang iyong sarili kung ikaw ay perpektong anak. Mga minamahal na mga kapatid, maaring nagkakamali ang pagpili ng asawa sa isang asawa, pero kahit kailan, hindi nagkakamali ang Diyos na gawin ang isang babae na maging ina. Because only God can give that vocation. How often do you pray for your mother? You know that love is not just a description of God. Love is not only a character of God. Love is the other name of God. And every time your mother kisses you and says, "I love you," what your mother was really trying to tell you, may God bless you. And hopefully, children will kiss their mothers and say, "Ma, I love you. Ma, I love you." You can never be a real disciple if you cannot be a good child. That's why it is important that Jesus has to be raised in a family. For all mothers, I assure you of my prayers. Mothers who does and do a lot of sacrifices for their children. Mothers whom children failed to express their gratitude. Mga nanay na nang ibang bansa para itaguyod ang pamilya. Niyapos ang pangungulila. We pray for you, mothers. Nanay na iniwan ang asawa sa gitna ng pagsusumikap at pagmamahal. Mga nanay na mga pumanaw na anak na kung saan nanay lang naman ang nagsasabi, "Sana ako na lang ang kinuha mo, Lord. Sana ako na lang ang kinuha mo." My dear friends, my brothers and sisters, for mothers, sabi nga nila, pag nawalan ka ng nanay, ang tawag sa iyo, ulila. Pag nawalan ka ng mister o missis, ang tawag sa iyo ay balo. Pero pag ang nanay ay namatay ang anak, anong tawag ninyo? Wala. Dahil namatay ang kanyang pagkaina. Yan ang sugat na bibit-bitin ng ina panghabang panahon. Kaya habang buhay, magpakita ng pagmamahal. Pintig ng Puso was the song composed by Cardinal Chito Tagle. Because only in the mother, God can make you understand the meaning of intimacy. Kaya nga ano sabi ng Diyos, malimutan ka man ng iyong ina, hindi kita makakalimutan. Tanging Diyos lang ang pwede magsabi niya. Sa mga nanay, para po sa inyo, musmus ka pa lamang, minahal na kita, mula sa kawalan, tinuring kang anak. Sa bawat tawag ko, ika'y lumalayo,
hindi mo babati. Ako'y nabibigo. Aking isasaysay, kung mararapati sa una mong hakbang nang kita'y akayin, binalabalan ka matang masintahin, kinakandong kita, animo'y alipin. Nanay lang talaga ang pwedeng maging mangingibig at alipin sa kanyang minamahal. May I ask all mothers to stand. Those who are watching us online, may I ask you to stand also. And may the people around you stretch forth your hands towards you. Let us pray for all mothers. Remember your own mothers if they are not around. Pray for them as we pray. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po lahat ng ina saan man sila naroroon. Kilala mo sila, Panginoon. Alam mo ang kanilang mga pagkatao. Alam mo ang kanilang mga pinagdaraanan at pagdaraanan sa buhay. Ang kanilang mga pagdurusa at kasayahan. Alam mo, Panginoon, ang kanakainaan at kalakasan. Ang kanilang mga kabiguan at tagumpay. Alam mo rin, Panginoon, ang kanilang mga kasaganahan at kahirapan sa buhay. Ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po sila sa inyo sa araw na ito ng mga ina, naway patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkalooban ng kalakasan, kalusugan. At kung sino man sa kanila may karamdaman, nawa po'y pagkaloban mo ng kagalingan. Gabayan mo sila sa kanilang mga inisip at ginagawa. Kung meron man silang suliranin o problema sa buhay, lalong-lalo na sa panahon na ito ng pandemic, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Sa mga ina ko, sana mga puso ay punong-puno na sugat at sakit. Dala ng kawalan ng paggalang ng mga anak. Kawalan ng pagtataguyod ng kanilang mga supling. Kawalan ng katapatan ng kanilang mga mister. Panginoon, kayo na po ang tumaguyod sa kanila. Hilumin mo mga sugat na ito. Suklian mo ang kanilang mga kabutihang loob. Sa mga ina na pinagpala mo ng mayroong mabubuting anak, mabuting asawa, naway patuloy mo silang kalingain, Panginoon, at maramdaman nila ang mga pagmamahal na ito at magdala ito sa pasasalamat sa iyo. Nawa po ang bawat pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Lord, kayo na po ang magregalo. Kayo na po ang magbigay saya. At kung ano man ang kanilang mga panalangin, alam ko, higit para sa kanilang mga anak, nawa po ay suklian mo sila. Dinggin mo po at sila ay iyong biyayaan. Sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din si San Jose at aming patron, Santa Maria Goretti. Pagpalain mo po ang lahat ng ina sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy Mother's Day. My dear friends, my brothers and sisters, it is not good for a man to be alone,
not because man cannot be happy alone, but because only a woman can be a mother. Mothers are important so that humanity can survive, that the incarnation be made possible, that you may learn to understand the meaning of intimacy, that your least friendship is with your parents, especially your mother, whom has given you food and drink by giving her only body and blood in the womb for 9 months. Husbands, love your wife doubly as your wife and the mother of your children. The best way to love your children is to love their mother. Nilikha ang babae na maging katuwang ng lalaki. Hindi panibagong nanay. Yung mga mister, magpaka lalaki kayo. If you commit adultery, then you commit double sin. The sin against your wife and against your children. Children, assure your mother with love, with your love. As I have said, the most consoling words an aging parents would like to hear from their children saying, Pa, Ma, huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo pababayaan. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Happy Mother's Day.